So yun, magandang araw sa inyo mga kamoto. So ngayon, bago tayo mag-start, at ito nga palang inyong Kuya Onens Moto Vlog. So magandang araw sa inyong lahat. Ako nga palang inyong Kuya Onens Moto Vlog. So ngayon is magbablog tayo ng tungkol sa pagpa-monetize ng ating Facebook page. So ganito yan ha, kung dati kasi kailangan 10,000 followers and 600,000 followers and meron kang 5 active videos. So ngayon pinadali na ni Meta, so ginawa na lang niyang 5,000 followers and 60,000 minutes and 5 video na naka-upload sa inyong Facebook page or sa inyong personal account. So, unang-una, ano nga bang dahilan natin bakit tayo nagbablog? So, ang minimat hindi natin, pag na tayo magplastikan, pera talaga yung dahilan. Siguro may mga ilan-ilan na dahilan lang ang ginagawa nilang pagbablog is libangan nila. So, activity nila everyday. Pero karamihan sa atin, huwag na tayong maging ipokrito sa ating mga sarili, is pera talaga. Yun ang ating goal. Kaya gusto nating ma-monetize. Ba't ka mag-abat ka naman magpapagod kung wala kang mapapala, diba? Ganun lang naman yun eh. Huwag tayo maging ipokrito sa ating sarili. O, unang-una ganito, unang tip ko lang. Kung ikaw, hindi ka rin talaga masyadong active sa paggawa ng video dahil alam ko karamihan sa inyo nakaranas na rin yung nahihiya. So, hindi natin may pakita yung sarili natin kung paano tayo gagawa ng video. Kung paano natin ipapakita yung gusto nating video. Kasi unang-unang nahihiya. Pangalawa, walang suporta. Lalong-lalo na sa pamilya. Kasi kalimitan sa atin, mas sumusuporta pa yung ibang tao kesa sa pamilya natin. So, suporta lang ngayon pag andyan sumasahod ka na. Yan, kalimitan ganyan. And pangatlo, yung bang gagawin natin is gusto talaga natin or dahil gusto lang agad natin kumita? Yun yung tatlong katanungan, di ba? Ganito yan, para mabilis ka ma-monetize, mas maganda gumamit ka ng mga video na viral, pero dapat galingan mo talaga mag-edit. So kumbaga, sabi natin 3 minutes yung video, huwag mo na magamitin lahat yung 3 minutes. Example, gamitan, i-cut mo siya, mag voice over ka, tapos dagdagan mo pa ng mga music na iba para hindi naman talagang copyright talaga. Isa yun sa mga ginawa ko dati kaya mabilis ako na monetize. So gumamit tayo ng ibang video pero inedit naman natin na mas maayos. And nasundan kasi ng iba kong video na nag viral talaga, sarili kong video yun, wala ako kinuha, pero isa yun sa mga technique. And pangalawa, huwag kayong makipagpalo to palo. So, count me in, huwag niyong gagawin yun. Kasi, hindi kasi organic yung ganun. Yung organic kasi, yung kahit hindi mo siya ipapalo sa'yo, is si Facebook na mismo yung magre-recommend dun sa mga nagpalo sa'yo mismo. Kasi nagusto, kalimitan kasi pag may nagpalo sa'yo, nagustuhan yung video mo. Pero, huwag ka kasi makapagpalo to palo. Walang nangyayari dun, maniwala kayo sa akin. Ma-spam lang yung ano nyo, yung account nyo. And ano lang, sipagan nyo lang yung pag-upload daily. Isa yun sa pinaka-importante. Kung kaya nyo ng 2 hanggang 3, ganun yung gawin nyo araw-araw. Malaking tulong yun kasi mas nire-recommend ni Facebook yung account page nyo or yung main account nyo. So, kailangan talaga sipag lang. And ngayon kasi, ang ginagawa ko na is inuunti-unti ko ng ipakilala yung sarili ko sa mga tao. So gumagawa na ako ng mga sarili kong video talaga ngayon. To, talaga inaamin ko, ginawa ko naman talaga dati yung ganun na. Pero ano siya, ine-edit ko talaga siya ng ayos. Kumbaga, example, kailangan kasing minimum is 3 minutes. Hindi ko naman ginagawa yung buong 3 minutes. Grabe naman kayo pag ganun. Kailangan talaga, kalimitan kasi ng ganyan. Kung kilala nyo si, ano, si Ato, yan. Yan ang ginagawa niya, boys. Hindi ko alam tawag doon eh. Parang nagko-comment
Toro siya doon sa video. Ilalagay niya rin sa tabi niya. Nandito siya. Tapos nagko-comment lang siya doon ang bawat siya nangyayari sa video. So, ganun yun. So, yun. Hanggang dito na lang muna kamoto. And, hindi na kaya ng aking cellphone to pag sobrang haba. So, yun mga kamoto. Abangan niyo susunod na video sa ating next video ni Kuya Onin's Motovlog.